Today I will be sharing with you my Veneers experience kasi I had this idea to come up with this vlog kasi I have so many friends na nagtatanong and nagme-message sa akin through Instagram, Facebook na they like my new set of teeth and I really appreciate it kasi may mga nakapansin. But yes, it's veneers. So I'm making this video just to give you a brief background kung ano ba ang ginagawa sa process ng veneers, how much it costs, or what is veneers? Kasi alam ko naman talaga na marami pa sa atin na walang may idea what is veneers. But veneers is basically parang inaayos nila yung set of teeth mo by placing a material. So parang it's your teeth pa rin pero pinapatungan nila yung ipin mo ng, I don't know what do you call it, but it's ganun siya. So as you can see, ang daming artista na ang gaganda ng ipin. Yes, that's not natural. It's veneers. So like Pia Wurzbach, Catriona Gray, ang daming artista na naka-veneers. Kaya I had this idea when my dentist suggested na itry ko daw yung veneers nila. And well, first of all, thank you to Doc Leia and Doc Lair for taking care of my teeth. They're from Tutti Cutie Dental. I'll link down below their Instagram or Facebook account so you can inquire to them. Okay, so let me share with you what's my case before. Isa talaga ako sa mga hindi pinagpalang may magandang ipin. Ang tsaka po talaga ng ipin ko before, I had my braces before for 5 years and ang case ko kasi, yung two front teeth ko is nakaganon siya. Naayos naman siya ng braces, but you know, girls, hindi tayo makukontento. So, nag-try ako mag-veneers. But before that, nag-try ako mag-veneers kasi it's something na, alam mo yun, hindi talaga ako confident mag-smile before kasi ang pangit talaga ng ipin ko. It's really like frustrating me kasi I was not given that perfect smile. Parang minsan pag nakikipag-usap ako sa tao, nahihiya ako mag-smile kasi feeling ko nakatingin sila sa ipin ko, which is, ewan ko, siguro isa talaga siya sa mga makapagpa-boost ng self-confidence mo is yung magandang set of teeth. So, thanks to science, thanks to development of everything, kasi ngayon may mga veneers nang tinatawag, so everything could be perfect. Okay, kaya sa mga hindi confident mag-smile, sa may mga pangit na ipin, don't worry kasi veneers can change your life. It will really boost your self-confidence. Hindi ka na mahihiya, hindi ka na ma-conscious makapag-usap sa tao kahit tignan nila yung buong pagmumukha mo or ipin mo kasi gaganda ka talaga. As in, it will really, really boost your self-confidence. Okay? So now, let me start with the process. Since naka-braces ako, tinanggal muna ni Doc yung braces ko. And then, ang second step niya is teeth cleaning. So, nilinis niya yan, tinanggal niya lahat ng tartars and everything. And then after that, we had teeth whitening. So, sa teeth whitening, ang medyo pag-sensitive case or medyo low tolerance ka, I would suggest na mag-take kayo ng menafenamic 30 minutes before kasi painful. Actually, hindi siya painful eh. May nilo yung teeth whitening. So, basta may ipapatong sila sa teeth mo and then lalagay nila yung laser. That's for 15 minutes. And then the doctor will ask you if kaya mo pa. And then papatungan ulit niya ng second layer and then yung okay, so after teeth whitening, it's the preparation for the veneers itself. So, yung preparation nila, isusukatan nila yung each tooth mo. Depende sa'yo kung ilang units yung paggagawa mo. So, in my case, I had 6 units veneer. So, yung upper lang. Kasi yung lower, hindi naman masyado siya nakikita. So, upper lang na 6 units. Sinukatan nila yan by putting allowances. So, yung ipin ko mismo na natural, binawasan nila bawat gilid.
kasi susukatan nila for the permanent veneers. So, nakuha nila yung sukat. Siyempre, bawas-bawas sa ipin mo. Nilagyan nila ako ng temporary veneers. So, I have to go back after 2 days para magawa nila yung veneers and ilalagay nila yung permanent veneers mo. And I forgot to tell you pala, syempre hindi ko kaya, nararamdaman ko yung pain nung binawasan nila yung bawat ipin ko. Sobrang sensitive na niya. Sobrang nangingilo na ako, nararamdaman ko na yung pain, kaya nagpalagay na ako ng anesthesia. Ewan ko kung may nakakagawa ba ng process na to ng walang anesthesia, pero ang galing niyo kung nagagawa niyo yun. So ngayon, bumalik after 2 days, nilagay na nila yung each veneers ko. And then, hindi pa rin siya finalized kasi after nila ilagay, pwede pa nila sukatan kung ano yung itsura ng shape na gusto mo na mangyari sa ipin mo. So you can actually decide kung anong teeth yung gusto mo. Pwede kang mag-research through internet and ipakita mo kung kaninong ipin yung gusto mo ipagaya. And then, the doctor can actually make it work for you. So, yun. Sa akin, nagpakita ko ng pictures na gusto ko maging sample yung ipin ko. Let's move on sa common question. How much ang veneers? To be honest with you, veneers is really expensive. Ito yung something na kailangan mong pag-ipunan kung on a budget ka kasi mahal talaga siya. Ang payment basis kasi dito is per tooth, per unit. So, just to give you an idea on the range how much it costs, normally it's 12,000 to 18,000 per tooth. It depends pa sa material na gusto mong ipagawa. If Emax or porcelain, magmamahal pa siya. So, yes, mahal siya, but it's really worth it. Hindi ka magsisisi after the process kasi talagang life-changing siya. Mag-iiba talaga yung, I mean, yung buong facial pictures mo kasi ang ganda ng ipin mo. Hi guys, I forgot to tell, syempre yung aftercare. Since the teeth whitening ka, refrain muna from drinking like tea, milk tea, coffee, anything that will stain your teeth. And also, syempre naka-veneers ka, kailangan ingatan mo na rin yung mga pagkagat-kagat mo, like sa apple, chicharon, iingat na kayo sa pagkakagat kasi syempre yung ipin mo, pinatong na lang siya. So, ingat-ingat na lang din. Syempre, malang binayad, sayang naman kung masisira, kailangan ingatan. Okay, that's it. Okay, so before the video ends, I would like to take this opportunity to thank my doctor, Doc Leia, and Doc Claire of Tutti Cutti Dental for taking care of me and my teeth, for being patient kasi ang tagal yung process pero sobrang bait pa rin nila sa akin. Super, super thank you. So, guys, I will be sharing down below yung link ng Instagram and Facebook account nila so you can inquire to them. Mura sila, promise. Mura sila compare sa mga ibang dentist na napagtanungan ko about veneers and they will really take care of you. Mababait yung dentist nila and magagaling. So that's it! That's for my video for today and I hope may na-share na naman ako sa inyong may sense or what, but if you have any questions about veneers, feel free to comment down below and I will answer anything na alam ko. I'm not an expert but I can share based on my experience. So that's it for today for my video. Thank you for watching again. Bye-bye!